Maligayang pagdating sa Port Santiago, isang makasaysayang gintong nakatago sa puso ng Maynila. Samahan ninyo kami habang tayo ay nagsisimula sa isang paglalakbay sa pamamagitan ng panahon upang alamin ang mayaman at makabuluhang kasaysayan ng pambansang Batayog na ito. Itinayo ito noong huling bahagi ng ika-16 na siglo. Naglingkod ang Port Santiago bilang isang pangunahing bantayog ng depensa sa panahon ng kolonyalismo. Ang kanyang matatag na mga pader at estratehikong lokasyon ang nagbigay daan sa pagiging isang sagisag ng kapangyarihan at kontrol ng mga Kastila sa Pilipinas. The location of Port Santiago was once the site of Palisaded Port, built by Raja Matanda, Araha of a pre-Hispanic Manila. The Spaniards started building Port Santiago after the establishment of the city of Manila under Spanish rule on June 24, 1571. Kaya pala ipinagdiriwang ang Araw ng Maynila tuwing June 24, holiday dito sa lungsod ng Maynila tuwing araw na yon. Manila ang naging bagong kabisera o capital ng buong bansang Pilipinas. Mabuting araw mga ka-LJ Family Vlogs. Dito magsisimula ang ating video dito sa May Anda Street kasi dito tayo na kapag-park. Medyo malayo sa harap ng Port Santiago kasi balita namin is marami daw sasakyan at masikip dun sa harap ng Port Santiago. Na daanan po natin itong Francisca del Espiritu Santo at Baluarte de San Gabriel. Nadaanan din natin itong Coleo de San Juan de Letran na isa sa pinakamatandang Coleo sa buong Pilipinas na itinatag noong 1620. Patuloy lang tayo sa paglalakad dito sa Moralia Street. Nadaanan din natin itong Biaterio, Coleo de Santa Catalina. Nakakalungkot lang isipin kasi meron na mga vandals. Sana iwasan natin yung mga vandalismo kagaya ng ganito. Ayan yung simbahan, no? Maliwa tayo dito is makikita ang Manila Cathedral. Na natutuwa si LJ sa pagpapapicture sa mga old walls ng Intramuros. Yan, kita sa ating drone shot itong Manila Cathedral. Malapit din siya sa Palacio del Gobernador na ngayon ay Comelec Building. Yun na nga, nakarating na po tayo dito sa entrance ng Port Santiago. Ito ang ating mga ticket, 50 pesos for seniors, PWDs, and students. At 75 pesos naman para sa mga regulars. Ang 10 chambers of the Baluarte Hilio de San Francisco Javier ngayon ay lokasyon ng Intramuros Chamber Center. Ang sentro ay mayroong information center, audiovisual chamber, refreshment kiosk, at souvenir shop. Sa tapat naman ito ay ang remains ng Almacenes Reales o Royal Warehouses. It was a storehouse for goods unloaded by ships at delivery, as well as a warehouse for supplies for the port and other government offices. Ito naman ang ruins ng mga American barracks. Noong Second World War, ginamit ng mga Japones ang Port Santiago bilang kampo ng konsentrasyon, ang Kampeitai, kanilang mga bahay para sa kanilang mga bilanggo. Dito pa rin sa ruins of American barracks, may kita ang ilan sa mga natitirang kano na katulad nito. Ito yung mismong ginamit na kano noong panahon ng mga Amerikano. Maliwalas ang panahon kaya maraming turista ngayong araw ng Linggo. Papunta na tayo sa moat. A moat is a deep and wide trench around the rampart of a fortified place such as a castle that is usually filled with water. According to Cambridge Dictionary, a long, wide hole that is dug all the way around a place such as a castle and usually filled with water to make it more difficult to attack. That is the meaning of moat. Palapit na tayo sa gate na papunta sa loob ng bahagi ng Port Santiago. Ang gate ng Port Santiago ay nasira noong Battle of Manila noong 1945. Ang pangunahing gate ay pinapalamuti ng wood relief carving ng Santiago Matamoros o si Santiago, ang patron saint ng Espanya, kasama ang coat of arms ng kaharian ng Castile at Leon. Ang natitirang bahagi ng original na gate ay ang embossed na Espanyol ng mga sundalo. Sa gawing kaliwa, may kita ang hagdanan papunta sa Baluartillo de San Miguel at sa kanan naman ang Medyo Baluarte de San Francisco. Sa parteng ito naman ng video ay tutumbukin at papasukin natin ang Museo na Rizal o mas kilala bilang Rizal Shrine.
pinapangasiwaan ng National Historical Commission of the Philippines. Ang museum ito ay nagpapatibay sa kahalagaan ni Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung paano ang kanyang kamatayan ay nagsilbing inspirasyon sa pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Dito, pinabilanggo si Jose Rizal sa loob ng 56 na araw mula November 3 hanggang December 29, 1896. Ang buong kanang pakpak ng gusali na naglalaman ng kanyang selula ng bilangguan ay binuo noong 1953 bilang isang museo at bilang isang silid na inilalaan kay Jose Rizal. Ito ay na-renovate noong 1998 para sa Philippine Independent Centennial at pagkatapos ay ginawang modernisado noong year 2014. Noong umaga ng December 30, 1896, ikinisal si Rizal kay Josephine Bracken, isang Irlandes na babae na kasama ni Rizal sa kanyang 4 na taong asilo sa Dapitan, Zamboanga del Norte, isang probinsya sa timog ng Pilipinas. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibidyo sa loob ng museo, kaya kami ay napilitan na lamang na kumuha ng mga pictures at ginawa na lamang namin itong slideshow. Ang Rizal Shrine sa loob ng Fort Santiago ay nagtataglay ng iba't ibang mga artepaktong nagbibigay ng kaalaman sa buhay, gawa at mga sakripisyo ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Narito ang ilan sa mga artepaktong ito at ang kanilang mga kahalagahan. Ang replika ng kulungan ni Jose Rizal. Isa sa mga pangunahing bahagi ng shrine ay ang replika ng kulungan kung saan pinatapon si Jose Rizal sa panahon ng kanyang pagkakapiit. Ito ang lugar kung saan nagtagal si Rizal ng 56 na araw mula November 6 hanggang December 29, 1896. Bago ang kanyang pagbitay, ito ay naglalarawan ng tapang at katatagan ni Rizal sa harap ng mga pagsubo. Mga personal na gamit. Pinalalabas ng shrine ang iba't-ibang personal na gamit ni Jose Rizal, kabilang ang mga damit, sapatos at kagamitan sa pagsusulat. Ang mga ito ay nagbibigay ng sulyap sa pang-araw-araw na buhay at personalidad ni Jose Rizal na nagpapahalaga sa kanyang karanasan at gumagawa sa kanyang kwento na mas makakarelate sa mga bisita. Orihinal na manuskrito at dokumento. Maaaring makita ng mga bisita sa Rizal Shrine ang orihinal na manuskrito at dokumento na isinulat mismo ni Jose Rizal. Kasama dito ang kanyang malikang sining tulad ng mga nobela, tula at sanaysay, pati na rin ang mga sulat at korespondensya sa mga kaibigan, pamilya at kapwa scholar. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng talino ni Rizal ang kanyang advokasya para sa reformang panlipunan at ang kanyang kontribusyon sa panitikan at pagmamahal sa Pilipinas. Artworks and memorabilia. The shrine features various artworks and memorabilia related to Jose Rizal, including paintings, sculptures, photographs, and other items commemorating his life and legacy. These artworks serve as tributes to Rizal's enduring influence on Philippine society and culture. Interactive exhibits. Some sections of the Rizal Shrine may also feature interactive exhibits, multimedia presentations, and audiovisual materials that provide additional context and information about Jose Rizal and his historical significance. These interactive elements engage visitors and enhance their understanding of Rizal's contributions to Philippine history. Sa kabuuan, ang mga artifacts na patatagpuan sa loob ng Rizal Shrine sa Port Santiago ay naglalarawan ng kwento ng buhay, pakikibaka at ambag ni Jose Rizal sa bansang Pilipinas. Sila ay mahalagang mapagkukunan ng kaalaman at nagtataguyod ng alaala ni Rizal na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na ipagpatuloy ang kanyang mga ideya ng kalayaan, katarungan at pambansang dangal. Dumako naman tayo sa kasaysayan ng Fort Santiago. Ang looban ng Fort Santiago ang lokasyon ng lumang pamayanan ng Maynila na pinamumunuan ni Raja Sulaiman. Pinagpapakuran ng kawayan at punong ng nyug at pinagtatanggol ng swivel guns na gawa ni Panday Pira, isang kilalang panday mula sa Mindanao. Ang palisad ay nagtatanggol sa politika na isang maunlad na sentro ng kalakalan at sa bibig ng ilog ang pangunahing daanan ng prekolonyal na Maynila mula sa mga pirata sa dagat at sa paminsang kaaway mula sa dagat. Noong 1571, sinakop ng Kastilang Conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila ni Raja Sulaiman at tinatag ang bagong siyudad de Maynila, ang kapsera ng Espanyol na Silangang Indes.
ang mga palisad ay tinayo ulit sa paligid ng lugar at pagkatapos ay tinayo ulit sa bato sa pagkatapos ng pag-atake ng Chino na pirata at mandirigmang si Lin Feng o mas kilala bilang Li Ma Hong. Pinangalanan ang Port Santiago matapos kay San Santiago, manlilipol ng mga Moro o Santiago Matamoros, isang ideolohikal na icon ng Espanya at pangalawang nilalang ng alamat ng Apostol Santiago, ang Dakila. Si Santiago Matamoros ay ang patron na kaharian ng Espanya at ng mga Espanyol. Sa panahon ng mga pananako, naglingkod ang Port Santiago bilang hepe ng militar para sa mga Espanyol mula 1762 hanggang 1764 para sa mga Briton, para sa mga Amerikano mula 1898 hanggang 1964 at mga Hapones mula 1942 hanggang 1945. Dito na unang itinaas ang bandila ng Amerika noong Agosto 13, 1898 na nagpapahiwatig ng paglipat ng kapangyarihang kolonyal sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dito niyurakan ang Port Santiago nang ang mga puwersang Amerikano ay nagpatuloy sa kanilang paraan upang patalsigin ang mga Hapones na naghahanap ng kanlungan sa port at tumatangi na sumuko sa kalaban. Ang pangunahing gate ay masira at ang mga tanging labi ng orihinal na estruktura ay ang dalawang inukit na bato ng bantayan ng mga sundalo. Noong 1950, itiniklara ng Pangulo ng Pilipinas na si Elpidio Quirino ang Port Santiago bilang National Shrine of Freedom at itinalaga ito sa National Parks Development Committee, kasalukuyang Intramuros Administration, para sa rehabilitasyon at pagpapanumbalik nito. Ang Port Santiago ay naglilingkod bilang ilang simbolo ng kanlungan at pakikibaka sa pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan sa loob ng higit na 400 taon na mga mapangabusong panahon ng pamamahala sa kanilang bansa. Plaza Moriones. Pinangalan sa Espanyol na Gobernador General na si Domingo Moriones. Ang plaza na ito ay ginamit bilang isang pampublikong pasyalan hanggang sa lintol noong 1863 na nagwasak sa Port Santiago. Binago muli ang plaza ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA mula 2015 hanggang 2017. Raja Sulaiman Chatter. Dating tahanan ito ng infantry quarters ng Port Santiago, ngunit nasira noong Battle of Manila noong 1945. Ito ay na-renovate noong 1967 ng National Artist para sa Arkitektura na si Leandro Locsin at naging isang open-air theater para sa paggamit Philippine Educational Theater Association o PETA. Dito ipinakikita ang karamihan ng mga dula ng PETA hanggang sa lumipat sila sa isang bagong teatro sa Quezon City taong 2005. Bagong backstage ng tanghalan ang idinagdag sa kamakailang mga recent improvements sa Raja Sulaiman Theater. Silong ng Kapilya sa Raja Sulaiman Theater. Ang pangunahing silid na ito ng eskwelahan ng mga sundalo ay ginawa sa isang kapilya na serda para kay Dr. Serizal, na inilipat dito pagkatapos ng 56 na araw ng pagkakabilanggo sa mga barracks ng mga sundalo sa kabilang Plaza de Armas. Dito, noong umaga ng December 30, 1896, kinisal si Rizal kay Josephine Bracken. Bago ang pagbitay sa kanya sa bagong bayan o ngayon ay Luneta o Rizal Park. Sa gawing dulo naman ng Plaza Moriones ay makikita ang Palsa Praga Medya Naranja. Ang Palsa Praga ay nangangahulugang pampaikli na pader dahil sa katunayan na mas mababa ito kaysa sa pangunahing pader. Ito ay isang dagdag na protektibong layer ng pader ng bato na nagpapalakas sa Baluarte de Santa Barbara mula sa malakas na bombardment. Ito ay hugis tulad ng kalahati ng isang orange, kaya ang pangalan Medya Naranja. Pagpunta naman tayo pabalik sa Plaza de Armas. Nasa gitna ng Port Santiago ang Plaza de Armas. Ang plaza at ang pangalang ito ay isang karaniwang tampok sa mga pambakot na istruktura na itinayo ng mga Espanyol sa kanilang mga kolonya sa buong mundo. Ang pangalan nito ay mula sa paggamit ng lugar upang mag-imbak ng mga sandata at baril kapag hindi ginagamit. Ito rin ang lugar kung saan nagmamartsa ang mga sundalo sa kanilang everyday drill. Dito sa Plaza de Armas ng Port Santiago, maraming mga activities ang pwedeng gawin. Pwede ka dito maglakad o mamasyal, magpahinga o mag-picnic, magbasa o mag-relax, mag-picture taking, mag-aral ng kasaysayan, at may partisipasyon dito sa mga aktibidad. Kasi sa ibang pagkakataon, maaaring magkaroon ng mga special na activity o programa sa Plaza de Armas.
tulad ng cultural performances, historical reenactments o public events. Maaari kayong makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal o organisasyon upang malaman ang mga aktibidad na magagawa dito sa lugar na ito. The Dungeons of Fort Santiago. The dungeons below were originally used as powder magazines until the dampness proved detrimental to storing gunpowder. Kaya kinonvert na lamang ito at ginawang mga selda ng mga bilangguan. Kamakailan lang na naibalik ang mga dungeons at ngayon ay bukas na ito sa publiko. Patuloy pa rin ang mga kwento tungkol sa mga bilanggo na nalunod sa mga dungeons ng Fort Santiago. One eternity later. Ngayon, ang Fort Santiago ay nananatiling sa gisag ng pagtibay at pagpansang pagkakakilanlan. Nagpapaalala sa atin ang mga sakripisyo na ginawa ng ating mga ninuno sa pagtatanggol sa kalayaan at soberanya. Ito ay isang lugar ng alaala, pagmumuni-muni at paggalang sa ating pinagsamang kultura. Sa ating pagtatapos ng paglalakbay sa mayamang kasaysayan ng Fort Santiago, alalahanin natin ang mga aral ng nakaraan at parangalan ang alamat ng mga nagdaan bago tayo. Sama-sama tayong mag-ingat at magdiwang ng kasaysayan ng Fort Santiago para sa mga susunod na henerasyon. Okay, paalam na. At dyan po nagtatapos ang ating sana naman kabanata ng LJ Family Vlogs dito pa rin sa Fort Santiago, Intramuros, Maynila. So, paalam ka na, Mami Lay. Bye! We'll be right back.